Tanong ni Vice Ganda, masamang tao ka ba kung gusto mo nang makipaghiwalay? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Relate much ni Vice Ganda at Ogie Alcasit sa naging issue sa paghihiwalay ng dating magjowa na sumalang sa Especially For You segment ng Showtime. Agree si Vice at Ogie na hindi talaga o isa talaga sa mga challenge sa magkarelasyon ay ang kawalan ng panahon sa isa't isa na kadalasang nagiging dahilan ng breakup. Kwento pa ng ex-couple na sina Aking at Rofa, Especially For You. Totoong dumating sa kanilang pagsasama na nawawala na sila ng oras sa isa't isa hanggang sa unti-unti nang nawala ang nararamdaman nilang pagmamahalan. Pahayag pa ni Vice Ganda, alam mo iyang trabaho talaga at kawala ng oras ng magkasama. Lagi iyang hamon sa relasyon. Kaya maganda rin yung ganyan na bago pa nagpapakasal. Nadidiskubre na yung ganyan na hindi pala uubra sa akin na hindi kami magkasama. Hindi pala uubra sa akin yung ganoong ugali na yung ganoong setup, yung ganoong trial. Paliwanag pa ni Vice Ganda. Pagsang-ayon naman ni Ogie, kahit na magkasama kayo sa iisang bubong, iyon ay pwedeng makapagpapatatag o magkasira sa relasyon ninyo. Yung kawalan ng pagsasama palagi, ang say pa ni Vice Ganda. Ayon naman kina Rofa at Aking, hinarap naman nila ang kanilang nga naging problema, kabilang na ang kawalan ng oras para sa kanilang relasyon. Napalayo po kami sa isa't isa, sabi pa ni Rofa. Say naman sa kanya ni Vice, you woke up one day, hindi na malalim, hindi na ganun kasarap. Opo, parang nawala na po yung pagmamahal ko sa kanya. Ayon naman kay Aking. Pero sabi naman ni Rofa, kinonta niya ang naging desisyon ni Aking na tapusin ang kanilang relasyon at inilaban pa rin daw niya ang kanyang pagmamahal. Hindi po ako pumayag na makipag-break sa kanya. Nakikipag-break po siya noon nung wala na po siyang feelings. Pero hindi po ako pumayag, say pa ni Rofa. Humirit ulit ang tanong ko, kung nawalan ka na ng pagmamahal sa partner mo at gusto mo nang makipaghiwalay at sinabi mo sa kanya, sinabi mong maghiwalay na kayo, does it make you a bad person? Masamang tao ka ba kung nawalan ka ng pagmamahal? At masamang tao ka ba kung sinabi mo yung totoo na gusto mo nang maghiwalay? Tanong pa ni Vice. Sagot naman ang nasa studio, hindi naman po. Siguro depende rin po sa kapartner ganun. Depende sa nararamdaman. Depende sa kapartner mo. Depende kasi kusang nararamdaman mo yun kung wala na. Kapag hindi mo na mahal yung tao, even though pilitin mo, wala na. So kahit mabuti kang tao, tapos ganun ang mangyayari, ang gusto mo maghiwalay na lang kayo, kaysa magkasakitan kayo. Parang sa teaching, honesty is the best policy. So maging honest ka lang ng ganun na lang, ang katuwiran ng mga nasa studio.